Merong nanggugulo sa... What we did actually is a moral obligation to do what is right. Tergas, boy. Tergas. Nari rito ngayon sa loob ng bus, pagdadala sa media, sa bingutan, at ngayon ay pati. Ipapataw sa kanila ang buong tindi ng katarungan ng buong higpit at walang palunggit. We will have curfew from 12 a.m. to 5 a.m. in the morning. Payapang nagtapos ang krisis sa Makati pero kasindak-sindak ang laki ng puwersa ng gobyerno. Nalubusog sa Manila Peninsula Hotel kanina. Pero umalingaw nga man ang mga putok, walang naiulat na tinamaan at payapa rin napalabas ang grupo ni Senador Trillanes. Saksi si Michael Fahatin sa maaksyong tagpo. Yeah. Alas 4 ng hapon ang umalingaw ang mga unang putok ng baril na tila nagmula sa direksyon ng Manila Peninsula. Nagkublihan ng mga pulis, sundalo, media at sibilyan. Sa loob ng 10 minuto, 4 hanggang 5 putok pa ang narinig. Hindi pa kasi natin alam eh. Hindi tiyak doon kung sa mga otoridad o sa kalaban ang galing ang mga putok. Hanggang umalingaw-ngaw ang magkasunod at nakabibinging ratsyada ng mga baril. Balot sa takot na naglabasa ng mga empleyado ng hotel, mga guest at mamamahayag. Nasa loob kami. Wala na eh. Worse na yata yung ano eh, yung sitwasyon eh. Kaya sila po yung gustong lumipat o kayo po ang in-advise na? In-advise na lang ano, coming from General Manager. Dito sa kanto ng Santo Tomas Street at Makati Avenue, pumasok ang pinagsanib na pwersa ng pulis at militar. 5 simba ng pulis, army at marines, kasunod ng kanilang tropang naka-full battle gear ang nagsilbing assault team. Dahang-dahang umusad papasok ng entrance ng hotel ang assault team na nagsikubli sa likod ng mga armored personal carrier. Sa driveway ng lobby ng hotel, pumosisyon ang assault team. May panakanakang putok ng baril. Bandang alas 5 ng hapon, ilang beses nagpakawala ng bala ang simba mula sa 50 caliber machine gun nito sa pintuan ng hotel. Maya-maya pa, nagsuot na ng gas mask ang mga miyembro ng assault team. Kasunod na ang pagkapakawala ng tear gas sa loob ng hotel. Pasado alas 5, tila naubusan na ng pasensya ang assault team. Dito na nakapasok ang mga sundalo at pulis. Nakunan pa namin ang mga eksena sa loob ng lobby ng hotel. Kita ang mga miyembro ng media habang kinukuha sila ng militar. Ang isang sundalo, hinablot ang kamera ng ilang taga-media. Ang iba naman, kinuha ang mga tape. Naaktuhan din namin ang pagkuha kay Brigadier General Danilo Lim, nakasama ni Trillanes ng pasukin ng Manila Peninsula. Sa dami ng mga pinakawalang bala, maswerte't wala ni isang naiulat na nasugatan. Michael Fahatin ng inyong saksi. Pusa na rin sumama sa mga otoridad si Senador Antonio Trillanes at ang kanyang mga kasamahan kasunod ng paglusob ng puwersa ng gobyerno. Pero bago yan, buong tapang ang grupo at di nagpatinag sa taning na ibinigay ng polisya. Saksi si June Veneracion. Isa sa mga unang rumisponde sa Manila Peninsula Hotel si NCRPO Chief Jiri Barrias. Pero hindi siya pinayagan ng mga bantay ng magdalo na makalapit kina Senador Antonio Trillanes at Brigadier General Danny Lim. Pero habang nasa lobby, nagbigay ng 3 p.m. deadline si Barrias sa grupo ni Trillanes at Lim para sumuko.
dalawang kaklase ni Lim sa Philippine Military Academy ang nakipagnegosasyon para sa parig ng gobyerno. Pero wala rin nangyari. Pasado alas dos, ipinag-utos na ni Barrias na lumabas ang mga hotel guests at staff, maging ang media. Pwede ba? Nakikiusap kami sa inyo, lumabas na po kayo. Pero ang nangyari, ang two-star general ang naitaboy palabas ng mga mas mababang rango ng Magdalo. We are also doing our job! Pasado alas 5 ng hapon, nagpasya na ang mga otoridad na pasukin na ng kanilang armored personnel carrier ang hotel. Kasunod dito ang desisyon ng grupo ni Trillanes na sumuko para na rin daw sa kaligtasan ng mga nakapalibot sa kanilang media. Ang mga palabang Magdalo, isa-isang pinusasan. Unang inilabas ang mga nakaposas na leader na sina Trillanes at General Lim. Maging ang mga senior citizen na sina dating Vice President Cufisto Gingona at Bishop Julio Labayen, inaresto rin. Gayun din si Father Robert Reyes at ang artistang si Bebeth Ortesa na kasama ni Trillanes sa loob ng hotel. Lahat sila dinala sa camp bagong diwa sa Bikutan. June Veneracion ang inyo, Saksi. Pinalayan na rin ang mga miyembro ng media na dinampot sa Manila Peninsula kanina, live mula sa Bikutan, Taguig. Saksi si Sandra Dinaldo. Sandra? Yes, Pia, pasado alas 10 ng gabi nang palayain ng PNP ang mga miyembro ng media mula dito sa Camp Bagondiwa. Nang palabasin ang media sa Manila Peninsula, diretso sila sa bus na ito. Marami sa kanila, nilagyan ng plastic cable tie na karaniwan ang ginagamit ng mga otoridad kapalit ng posas. Kabilang dito ang systems engineer ng GMA na si Alan Gutierrez. Gihila ako nung kable eh. That time na nagpasukan na yung mga media sa loob. Lahat kami, tinayarap yung mga kamay namin. Yung iba mahigpit niya sa akin, medyo maluwag naman ang konti. Maya-maya isinakay na rin ang ilang aktivista gaya ni RG Guevara, JV Bautista at former UP President Dodong Nemenzo. Naroon din ang kolumnistang si Herman Tiu Laurel ng Tribune at Ellen Tordesillas ng Malaya. Hindi kami pinatinatalian, so we protested kasi sabi namin, ano kami, nag-cover kami doon, di ba? Sa bus, ikinuwento nila ang sinapit ng mga sundalong Magdalo sa loob ng Manila Pen. Nakma sila in the vernacular, kinulata eh. No? Mm-hmm. They were grabbed by the collar, mm-hmm. They were shoved, they were pulled, they were handcuffed, and then they were asked to lie down on the floor. Tumuloy ang convoy ng mga sasakyan sa Camp Bagondiwa sa Bikutan. Dinala kami sa isang covered court kung saan daw isasagawa ang processing ng media. Hindi kilala lahat ng mga tao. So baka may grupo ng Magdalo na nakahalo sa Apo. You just then want to make sure. Wala na. Here, nothing. Pwede na po you kami. Can go home. There's a bus that you can ride. Nandun yung bus. Dito nakita namin si Senador Antonio Trillanes, napapaligiran ng mga armadong pulis. Po, kamusta na po kayo after what happened? I can't talk right now. You can talk right now? I just don't feel like talking right now. Si Brigadier General Danny Lim, kasama ang kanyang misis at anak. Sir, siguro po, how were you treated by... Okay na po. Apo. Okay naman po. Ano pong plano niyo po ngayon? Ano pong plano niyo po ngayon? Plano, apo. Naroon din sina dating Vice President Cufisto Gingona, Bishop Antonio Labayen at Father Robert Reyes. Bahagyang nagkaroon ng tensyon nang ma-recover ang isang .45 caliber pistol na malapit sa covered court. Kinwestiyon ng pulis ang isang taga-suporta ni Trillanes kaugnay dito. Pia, sa ngayon ay grupo na lamang ni Lim at Trillanes ang naroon sa covered court at sila po ay isa sa ilalim sa processing at tatanungin din kaugnay sa pangyayari kanina. Pia? Maraming salamat, Sandra Ginaldo. Samantala, umiiral na simula kaninang hating gabi ang limang oras na curfew sa Metro Manila.
maging sa Central Luzon at Calabar Zone. Pinag-utos yan ng gobyerno kasunod ng pagtatapos ng Manila Peninsula Siege. Para nung matiyak ito na nasupil na ang lahat ng banta sa seguridad. Live mula sa Malacanang, saksi si Ralph Guzman. Ralph! Arnold, panahon pa ng martial law nang huling magkaroon ng curfew dito sa Metro Manila. At sa iniutos sa pagpapatupan itong muli, marami ang katanungan kung paano ito isasagawa sa mamamayang sanay na malayang nakakagalaw. Ganitong nasaksihan ng buong bansa sa Manila Peninsula. Lahat ng ito puwersa para arestuhin si Senador Antonio Trillanes at Brigadier General Danilo Lim na nagkubli sa hotel matapos silang mag-walkout sa pagdinig ng kanilang kasong kudeta. At nang humupo na ang putukan at maaresto ang senador at general, may dagdag pa palang panggulat ang palasyo. We are going to be imposing curfew tonight from 12 to 5 in the morning. Kahit tapos na ang krisis sa Makati, gusto raw makasiguro ng gobyerno na kanila nang napuksa ang lahat ng banta sa seguridad, lalo pat maugo ngayon na may ilang magdalong nawawala umano. But he is missing, sir. We do not know that yet because we are not yet certain that he was present in the movement to Manila Peninsula. Sakop ng curfew ang Metro Manila, Region 3 at Region 4A o ang Southern Tagalog. Sa ilalim ng curfew, bawal bumiyahe sa kalsada ang sinuman maliban sa mga sumusunod. Ang mga nagdadala ng mga goods at services, ang mga may international at domestic flights na gabing gabi o maaga ang lipad. Exempted din ng mga public utility vehicles tulad ng taxi, bus at mga jeep at mga provincial bus passengers at commuters na papunta ng Metro Manila, Region 3 at Region 4A. Ang mga doktor at iba pang mga healthcare practitioners na naka-duty, pati mga emergency responders tulad ng mga bumbero at paramedics. Mga empleyado ng mga call center, mga lehitimong media practitioners at mga miyembro ng diplomatic corps. Para sa curfew, maglalagay ang otoridad ng mga checkpoint. Checkpoint personnel shall not mulk, extort, or harass drivers, passengers, traders, etc. Ang mga lalabag sa curfew dadalhin sa pinakamalapit na police station para iproseso at palalayain lamang alas 5 ng umaga, maliban na lang kung may iba pang mga paglabag sa batas. Isa sa ilalim din sila sa medical examination, puwera na lang kung pipirma sila ng waiver. Paiiralin din ang gun ban. Agad namang pagkambyo ni Puno, malamang sa hindi, ngayong gabi lamang ito. I will receive a recommendation from the Chief PNP tomorrow morning as to whether or not his post-operation activities are completed. If not, then we will impose curfew for a second day. Sa lansangan lang daw limitado ang mga pulis, kaya hindi naman inaasahan ng pag-uusisa sa mga establishmentong karaniwang bukas kahit hating gabi tulad ng mga bar at convenience store. May sapat naman daw na basihan sa batas ang pagdedeklara ng curfew. Even barangays can impose curfews based on the conditions that are prevailing in their areas. And that the imposition of curfew is actually part of the police power of the state. Tiniyak naman ng gobyerno na igagalang ang karapatan ng publiko. Tinawanan lang din ang mga espekulasyon na hudyat na ng martial law ang curfew. Wala naman daw troop movement na namomonitor ang pamahalaan ayon kay Puno. Pero kalaunan, sinabi sa amin ni Gonzales. There were informations that there had been some substantial gatherings of guardians in Pampanga. Arnold, kasama rin sa mga exempted sa curfew ngayong gabi ang mga naka-duty na mga taga-PNP at mga taga-AFP. Samantala, payo naman ng PNP sa mga lalabas ngayong gabi, magdala po ng ID. Samantala, tahimik na ngayon dito sa palasyo. Kaninang pasado alas 8 ang huling statement ng Pangulong Arroyo sa media. Ayon naman sa Office of the Press Secretary, kanselado na muna ang appointment ni Pangulong Arroyo sa labas ng palasyo ngayong araw ng Biyernes. Live mula rito sa Malacanang, ako si Ralph Guzman, ang inyong saksi. Kamustay naman natin ang sitwasyon ngayon sa Manila Peninsula. Naroroon live ang ating saksing si Tina Pangalipan-Teres. Tina?
Pia, dalawa pang hinihinalang kasama sa grupo ni na Senator Antonio Trillanes IV at General Danilo Lim ang naaresto sa clearing operations ng mga pulis sa loob ng Manila Peninsula Hotel. Pinasasa ng dalawa at agad dinala sa Bikutan. Sa ngayon, wala nang tensyon dito pero bantay sarado pa rin ang Manila Pen. Mga taga-PNP, NCRPO, SWAT, SOCO, Philippine Marines at mga opisyal at tauhan ng Manila Peninsula na lang ang pinapayagan sa loob ng hotel sa ngayon. Ayon sa pamunuan ng Manila Pen, mananatiling sarado ang hotel sa mga bisita hanggat di pa nila lubusang nalalaman ang lawak ng pinsala. Patuloy naman ang pagsuyod at paghahalughog ng mga otoridad sa iniwan ng grupo ni Trillanes. Bawal ang media sa loob matapos itong kubkubi ng militar at pulisya. Bukod sa nagkabasag-basag na pinto ang salamin ng pumasok ang grupo ni na Senator Antonio Trillanes IV at General Danilo Lim kaninang umaga, nawasak din ang isang pinto ang salamin sa main lobby ng sumugo dito, ang isang armored personnel carrier. Mistulang war zone ang naiwang bakas sa lobby ng hotel. Nagkabutas-butas at nagkasira-sira ang mga mesa, cart at gamit ng mga bisita ng hotel. Nagkagutay-gutay rin ang mga dekorasyong palatandaan ng papalapit na Kapaskuhan. Sa Manila Peninsula, nagkubli si Trillanes matapos silang mag-walkout sa pagdinig ng kanilang kasong coup d'etat kaugnay ng Okud Mutiny noong 2003. Pero ayon kay Trillanes, hindi planado ang kanilang pagbamarcha na sinamahan pa ni dating Vice President Chavisto Gingona. Tama na kayo! Tama na kayo! We're calling on the people to join us in this activity and movement for change. This is the only opportunity that we will ever have. To what, sir? To what? To change. Was this planned or spontaneous? Kung planado po ito, hindi po kami naglalakad ng ganito. Sir, what do you think the action of the president will be upon learning of this? Well, she knows that it's coming because we have gone through so many years of trying to follow the legal path. Ay, wala namang mangyayari. Ang pababagong tinutukoy ni Trillanes ay ang pag-alis sa Administrasyong Arroyo at pag-upo ng isang caretaker government. Pursuant to our constitutional mandate as protector of the people and the state, and by this act, the patriotic officers and men of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, supported by the masses of our people, and the various political forces give substance to the constitutional provision which says the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Thus, we make this fateful step of removing Mrs. Macapagal Arroyo from the presidency and undertake the formation of a new government. Pagdating sa hotel, nag-set up ng command center ang grupo sa Rizal Function Room. At kahit pinigyan na sila ng taning ng alas 3 ng hapon para lisanin ang lugar, nanatili roon ang grupo ni Trillanes hanggang ang mapayapa nilang pagsuko pasado alas 6 ng hapon. Sa ngayon, patuloy pa rin na nakakalat ang mga pulis at sundalo sa loob at labas ng Manila Peninsula Hotel. Patuloy ang clearing operation sa loob. Mahigpit din ang mga gwadyang nakabantay sa main entrance. Kung hindi po bahagi ng law enforcement o ng hotel, ay hindi po pinapapasok. Mula rito sa Manila Peninsula Hotel, ako si Tina Pangaliban Perez, ang inyong saksi. Bantay sarado rin ang palasyo ng Malacañang sa gitna ng tensyon sa Makati. Binarikadahan na ang paligid ng palasyo at mahigpit ang security inspection. Live mula sa Malacañang, saksi si Ivan Maylina. Ivan! Yes, Arnold, kahit naresolba na nga ang kaguluhan sa Manila Peninsula ay nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng palasyo ng Malacañang. Karaniwang inilalatag ang mga barikadang ito sa Menjola sa tuwing may inaasahang malaking rally dito. Pero ngayon, madaling araw na at wala namang rally pero hindi pa rin ito tinatanggal. Tanghali pa ito inilatag ng pulisya at hindi raw muna tatanggalin hanggat hindi pa normal ang sitwasyon. Ano kami dito, still monitoring lang sa anong pangyayari dito, binabato namin sa loob. Mamaya madaling araw, nandito na yung mga augment galing sa iba-ibang istasyon para mag-secure dito sa area. Ang Presidential Security Group naka-red alert pa rin. Mahigpit na binabantayan ang lahat ng gate papasok ng palasyo. Kapansin-pansin ding marami pang nakaparadang sasakyan sa palasyo. Maging ang mga kalsada malapit sa Malacañang tulad ng Lacson Avenue Pacquiao na nagtahan, nag-checkpoint na rin ang pulisya. Unang-una binabantayan namin talaga yung ating ang opisina ng presidente, ang Malacañang.
Arnold, sa ngayon ay nakaalis na nga ang mga cabinet secretaries mula dito sa palasyo at ang pinakahuling umalis ay ang mga miyembro ng tinatawag na security cluster. Live mula sa Malacanang, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Karagdagan pa rin mga balita. Sa pagbabalik, sama-sama nating pagiging saksi. Marami ang umaalma sa magdamag na curfew na ipinatupad ng gobyerno. Pero meron din namang naiintindihan ang paghigpit kasunod ng kaguluhan. Live mula sa Makati City, saksi si Marvin Tumandao. Marvin? Arnold at Pia, batikos nga ang inani ng inutos na curfew ng palasyo lalo't may mga negosyo at empleyadong sa gabi kung maghanap buhay. Walang kikitain ngayong gabi ang grupong ito ng trainee sa isang call center sa Makati. Kahit kasi exempted sila sa curfew, kinansila na ang kanilang pasok. Well, syempre, hassle. Walang bayad, walang pay. Apektado maging ang mga gimikan. Sa Malate, pansin ang nipis ng mga tao sa mga bar. Una-una kasi dito, yung mga customer namin dito, alas 12 dumarating. So, mangyayari niyan, pagdating patang alas 12, wala nang customer. Wala nang darating na customer kasi close na lang mangyayari. 12 to 5, di ba dapat pambata lang yung curfew? Hindi kami kasama mga nagtatrabaho na gusto rin namin mag-enjoy. Immaterial. It doesn't affect us. I don't think it's necessary. Apektado rin siyempre ng curfew ang mga night market. Ay, siyempre po, mawawalan po ng tao dito. Tutumal din po. Siyempre, wala na akong bibili. Pati ang mga 24-hour convenience stores, umaaray din. Siguro mababawasan yung customer namin. Arnold Pia, sa mga sandalingang ito ay mangilan-ngilan na lamang ng mga sasakyan ang bumabagtas sa mga pangunahing lansangan sa EDSA, particular itong EDSA sa aking likuran. At ito nga ay matapos ipatupad ng palasyo ang curfew. Live mula dito sa Makati City, ako si Marvin Tumandao, ang inyong saksi. Maaga nagsara mga tindahan sa kabaan ng Ayala, bunsod ng krisis sa Manila Pen. Ilang empleyado ng hotel ang naipit sa kasagsagan ng assault ng pulisya at militar. Saksi si Rafi Tima. Kasabay ng putukan sa main entrance ng Manila Peninsula, ang pag-aresto sa dalawang sibilyang ito ng mga membro ng PNP SWAT. Matapos manilig ang putukan, nagpumirit daw kasing lumabas ang mga ito sa gilid ng peninsula. Sa ambulansya kung saan sila idiniretso, agad namang nagpakita ng ID ang mga ito. Mga empleyado sila ng isang catering service. Pero sa ilang opisina sa pangalawang palapag ng Manila Pen, ilang empleyado pa ang naipit. Wala silang magawa kundi takpan ang kanilang mukha sa tindi ng epekto ng tear gas. Sa ibaba lang nila, pumuesto ang mga membro ng Special Action Force, handa sakaling dito lumusot ang grupong magdalo. Sa di kalayuan, nakahanda naman sa worst case scenario ang grupong ito ng mga medical personnel. Ang katabing parking lot, ginawa namang pansamantalang staging point ng mga sundalo. Sa gitna ng putukan, tuloy pa rin naman ang pag-uusyoso ng ilan sa nagaganap sa Manila Pen. Maging ilang turista, kumukuha pa ng litrato ng mga sundalong nakapaligid sa kinugkob na hotel. Pero pagsapit ng dilim, nawala na rin ang mga nag-uusyoso, lalo na nang mabalitaan ng curfew. Eh, nakakatakot, siyempre, limitado yung oras mo, parang yung pati yung freedom mo na, di ba, sasaklawan nun. Tsaka nakakatakot yun, curfew. Maaga na rin nagsara ang mga tindahan sa kabahan ng Ayala, bagamat agad na itong binuksan sa daloy ng trapiko. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. May kit-anim na oras ding nagkulong ang grupo ni na Senador Antonio Trillanes sa Manila Peninsula, pero kung nung unay matigas sila, kinalaunan na uwi rin sila sa pagsuko. Saksi si Susan Enriquez. Sa ikalawang palapag ng Manila Pen, matagal na natili ang grupo ni na Senador Antonio Trillanes at Brigadier General Danilo Lim. Labas-masok si Trillanes sa mga kwarto habang nakikipag-usap sa kanyang mga kasama. Doon na rin tinanggap ni na Trillanes ang mga sumusuporta sa kanila. Ilan sa mga ito sina Bishop Antonio Tobias, Bishop Labayen, Father Robert Reyes, dating Vice President Chufisto Gingona, at Attorney R.G. Guevara. Naglumapit sa media sa Trillanes, matigas ang paninindigan nito. Now as to that 3 o'clock deadline, believe me, nothing will happen after 3 o'clock. What we did actually is a moral obligation. Not only our duty as citizens of this country, but our moral obligation. Nagawa pa nga bumaba ni Trillanes sa lobby ng hotel, pero hindi rin ito nagtagal at bumalik na rin sa second floor. Makalipas ang ilang sandali, tumarap sa media si General Lim. Panawagan namin ay magkaroon na ng pagbabago.
sa liderato ng bansang ito. Hindi kami aalis dito hanggat hindi natatapos itong laban na ito. Nang magbigay ng ultimatum ang mga otoridad na natili sa second floor si Trillanes, hindi rin umalis ang ilang miyembro ng media. Kasagsaga ng pag-assault, naipit ang ilan naming kasamahan. Umalis na kayo dyan, Alan. Isa-isa lang. Nagpo-press call si Trillanes. Handa na raw silang lisanin ng lugar para walang mapahamak. Nakita po natin lahat kung hanggang saan po ang gagawin itong administrasyon na to. Para lang makahawak sa poder ng kapangyarihan. For your sake, because we cannot afford and we will not live with our conscience if some of you would get hurt or get killed in the crossfire. What we did was in consonance with our solemn constitutional mandate to be the protector of the people. Matapos ito, naghanda ng umalis si Trillanes at dako alas 6 ng gabi, kusa na silang bumaba at naaresto ng mga otoridad. Ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Pagpapalipas ng gabi ang grupo ni Senador Antonio Trillanes IV sa Regional Special Action Unit Office sa Camp Bagondiwa. Live mula sa Bikutan, Taguig, saksi si Jay Taruk. Jay? Igan, sa tanggapan ng Regional Special Action Unit dito sa may Camp Bagondiwa, madedetine ng magdamag itong si Senator Antonio Trillanes at ang kanyang mga kasamang magdalo matapos silang mag-walkout kanina sa kanilang kudeta hearing at magkubli sa Manila Pen. Pasado alas 7 ng gabi nang dumating dito sa Camp Bagondiwa ang convoy na naghatid kay Senator Antonio Trillanes. Binuntutan ng GMA News ang bus kung saan nakasakay si Trillanes. Pasado alas 8 naman, sumunod na dumating ang bus kung saan nakasakay ang unang batch ng mga miyembro ng media na inimbita for verification. Bandang alas 8:30, dumating ang ikalawang bus na sakay pa rin ng mga media. Kabilang dito yung kasama natin sa GMA na si Sandra Aguinaldo at Alan Gutierrez. Ayon kay DILG Secretary Puno, wala namang magiging problema kung mapapatunayan ng mga media na inimbita na tunay silang miyembro ng media at naroon lamang sila sa Manila Peninsula para mag-cover. Pero sina Senator Trillanes, Bishop Antonio Labayen, Father Robert Reyes at iba pang sibilyang pumunta sa hotel para magpahayag ng suporta sa magdalo, magpapaumaga raw dito sa Camp Bagondiwa. Pinablatter rin ang mga sibilyan at mga sundalong magdalo na kasama nina Senator Trillanes sa Manila Pen. Ayon sa PNP, muli silang kakasuhan pero pinag-aaralan pa nila ang mga ebidensyang makakalap nila. Igan, tinatapos na lamang iproseso yung mga na-aresto kanina na mga magdalo soldiers at kanina nga ay isa-isa nating nasaksihan yung kanilang pagpoproseso at paglilista ng kanilang mga pangalan dito sa Camp Bagondiwa. Mula dito sa Camp Bagondiwa, Jay Taruk ang inyong saksi. Planado umano ang mahakbang ng grupo ni Senator Antonio Trillanes IV. Yan daw ang lumalabas sa dokumentong naiwan umano ng grupo na narecover naman ng mga otoridad sa Manila Peninsula. Saksi si Ralph Guzman. Halos eksaktong 18 taon na ang nakakaraan panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino na saksihan ng pinakamadugong kudeta sa kasaysayan ng bansa. Ika-30 ng Nobyembre taong 1989 nang kumilos laban sa gobyerno ang grupo ng Reform the Armed Forces Movement o RAM. Ang kanila pangang tagapagsalita, ang nooy kapitan pa lamang na si Danilo Lim. Isang linggo nagtagal ang kudeta at kung di pa sa tulong ng mga phantom jets ang Amerika, hindi raw magagapi ang mga sundalong nagaklas na nooy nakontrol na rin ang airspace ng bansa. Di man matatawag na kudeta, nagbalik sa alaala ng marami ang mga eksena noong 1989. Kaya naman ang kasisimula pa lang ng curfew, tumilos na ang mga otoridad. Sa pag-uulat nga ni PNP Chief Avelino Rozon ngayong gabi lang, bukod kina Trillanes, dalawa pa ang naaresto sa kanilang follow-up operations. Tumagi siyang pangalanan ang mga ito. Pero ang mga inaresto, isang opisyal at isang enlisted personnel ng AFP. Lumalabas din sa mga intelligence report, may 4 na grupong sangkot sa Makati crisis. May koordinasyon pang umuno ang mga ito sa military gamit ang iba't ibang code names. Lumilitaw ng ilan sa mga sangkot mga elemento ng AFP. Batay din sa inisyal na impormasyon, pinaplano sana ang destabilisasyon ngayong araw, November 30. Ralph Guzman, ang inyong saksi. Karagdagan pa rin mga balita. Sa pagbabalik, sama-sama nating pagiging saksi. Patuloy ang pagmamonitor ng pinagsasabing puwersa ng AFP at PNP sa North Luzon Expressway. At live mula sa North Luzon Expressway, saksi si Julius Segovia. Julius?
Yes, Arnold Pia, sa mga oras na ito, maayos naman ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane ng North Luzon Expressway. Sa pag-ikot ng GMA News sa kabaan ng NLEX, namataan natin ang isang grupo ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar sa may Pulilan exit. Hindi nagpaunlak ng panayaman team leader ng grupo na si SPO4 Apolinario Mendoza ng Pulilan Police. Pero nakapwesto raw sila roon para bantayan ang kilos ng mga kasamahan nila sa trabaho. Ibig sabihin, i-inspeksyonin daw nila ang mga military at police vehicles na papasok pa Maynila. Hindi naman nila i-inspeksyon ang mga private vehicle na pumapasok pa Maynila. Alas 8 pa ng gabi kanina nang pumwesto sila sa lugar. At maghihintay pa raw sila ng direktiba kung ano ang mga susunod nilang gagawin. Arnold Pia, sa mga oras na ito ay inaabangan pa natin kung may mga karagdagang puwersa pa ng pulis at militar na ipapakalat dito sa NLEX. At live mula sa Bukawi, Bulacan, ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Muli po naming pinapaalala na pinapairal na po ang curfew. Nagsimula na po ito kaninang alas 12 ng hating gabi at magtatapos mamayang alas 5 ng umaga. Sakop ng curfew ang Metro Manila, Regions 3 at Region 4A. At ang mga exempted lamang po sa curfew ay ang mga sumusunod. Nagbabiyahe ng mga paninda, mga pasahero na may flight na tatamaan ng curfew kapag may emergency, driver ng taxi, jeep at bus, mga medical practitioner, PNP at AFP personnel na naka-duty, bombero at paramedics, mga may trabaho ng night shift, miyembro ng media, provincial bus drivers at commuters, at miyembro ng diplomatic corps. Huwag lang po niyong kalilimutan ang inyong mga ID. Ang mga lalabag po ay dadalhin sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Palalayain lamang matapos ang alas 5 ng umaga, kailangan din nilang sumailalim sa medical exam bago palayain. Mga kaigan, para sa karagdagang balita, patuloy na tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. At para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News space on at isend sa 4627. Susunod na ang 100% Pinoy. At yan ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang Liga ng Katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. Hatid po namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong dito lamang. Sa ngala ni Vicky Morales, ako po ang inyong kapuso, PR Kanghel. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!